Ang patuloy na pagdami ng mga motorsiklo sa kalsada ng Pilipinas ay hindi na mapipigilan. Lalo pat ngayong buwan ay naglabas na naman ng mga pinakabagong mga motorsiklo na pagpipilian. Mula sa pinakabababang presyo hanggang sa pinakamahal na presyo nito. At naglalaman na ng mga modernong features, kalidad ng mga asahan, tibay at tatag. At maging ang mga bagong performance ng makina ay talagang ginawang mas kaakit-akit sa lahat ng mga mamimili ng motorsiklo dito sa bansa. Kaya naman sa pagkakataong ito ay papakilala rin natin ang pinakabagong mga modelong ito na siguradong magiging sikat sa merkado ng Pilipinas ngayon. Ang mga detalye at kabuang presyo ng mga ito ay alamin natin. Bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kayo pumulik, subscribe button, pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Nangunguna sa listahan natin ay mula sa Kymco Motorcycle Brand, ang Skytown 150. Noong nakarang taon, ang isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipinong naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. Ngunit nasisiyahan sa makabagong uri ng motorsiklo mula sa kakaibang disenyo at nilalaman, may kalidad na asahan at may presyo na abot kaya lang. Ang Kymco ay patuloy na ring nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Itong Taiwanese brand motorcycle manufacturer na nagpakilala sa masa ng kakaibang lasa ng motorsiklo ang may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand. Kaya ng Kymco KRB180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito. At para sa marami ay talagang may unique identity. At ang kalalabas lamang din na Ding R150 ay napabilib na rin sa maraming Pilipino sa dalang mga katangian nito. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman muli ng kanilang isa pang bagong pambatong motor ngayong buwan lamang na ito ay tinatawag na Kymco Skytown 150. Isang adventure type na may pagkamaxi scooter na klase na tiyak na aagaw sa atensyon ng maraming nagbabalak bumili ng isang bagong motorsiklo. Ang kakaibang estilo nito na inilihi sa porma ng karamihan dala ng malapad na hugis na itsura nito, mas pinataas na windscreen protector at kakaibang disenyong malabig bike na appearance na may dalang ilang mga modern features. Kasama ang reliable na mga suspensions ay tiyak na dadalhin ka ng modelong ito sa kung saan mo man naisin. Meron itong mga naka-LED type na klase ng mga ilaw kaya ng split type LED headlamp at tail lamp maliban sa mga turn signal lamp indicator na nakabulb pa. Sinamahan pa ng malaking digital instrument console meter funnel gauge para sa malinaw na readout ng rider habang nagbabasa ang mga impormasyon na lumalabas dito. Ang motor na ito ay sagana rin sa mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng mga console packet sa harapan at lagayan ng maliliit na gamit kasama ang underseat compartment storage at nasa harap na rin ang lagayan ng fuel. At pagdating sa comfort, ilagyan din ito ng malapad na pillion seat para sa dalawang tao. Magagandang klase ng suspensions gaya ng telescopic front fork suspensions, dalawang shock absorber na may kasamang coil spring. Ang parehong mga braking system nito sa harapan at likod ay naka-disc type na rin na klase. Medyo naging maporma sa lapad ng mga gulong na may kabuang sukat sa front na 110x70R14 at 130x70R30 naman sa rear. Tubeless tires na rin ito at naka-alloy wheel mags pa. Kaya ang ground clearance nito ay mas tumaas din. At pagdating naman sa engine, itong Kymco Skytown ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity at may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 bulbs at single overhead camshaft engine. Okay na sana ang lahat. Yun nga lang pagdating sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa lamang din mga kaibigan na medyo downside pa nito. Pero ang fuel supply ay fuel injected type naman ah. Ang mill nito ay pinare sa isang automatic centrifugal drive type CVT transmission na gumagawa ng maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 rpm at 11.9 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng hanggang sa 110 km per hour na sa tingin ko ay pwede na rin naman. Modelong ito ay nilagyan din ng 7 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo sa matipid na paraan
na umabot ng 36.5 km per liter. At dito na tayo sa medyo exciting part nitong motor. Ang pagkakaroon ng modernong mga features. Bukod kasi sa mga naka-LED type na ng mga ilaw, naka-digital na instrument meter funnel gauge, itong motor ay nilagyan din ng USB port charging ready para magsaksak kanal lang ng cord para mag-charge. Sinamahan din ito ng mga advanced safety features gaya ng anti-lock braking system sa brake, isang traction control para sa off-road ride condition, at engine check warning na nagpapaalala sa mga kondisyon ng makina nitong motor, lalo na kung nagkakaroon ng malfunction. Ang passing light switch at side stand kill switch ay pangkaragdagan din sa safety features nitong motor. At kinakailangan din natin, lalo na sa panahon ngayon, na mas nagiging advanced na tayo sa maraming bagay. Pagdating sa dimension, ang kabuang timbang nitong motor ay umaabot ng 126 kg. At meron itong seating height na 77 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 118,500 pesos. Rusi Adventure X150. Isa sa mga takbuhan ng mga naghahanap ng mas abot kayang pakete ng motorsiklo sa bansa ay ang Rusi brand. Na kung saan karamihan sa mga motor na inilalabas ng brand na to ay ginagawa o ina-assemble lamang dito sa bansa. Ngunit sa kung anong masukat na dahilan ay marami pa rin ang nagtitiwala at umaasang mamamayan sa brand na ito. Bagamat marami ang bumabatikos sa kalidad, pagiging maaasahan at tibay ng mga motor na inilalabas nito. Isa pa rin ang masasabi ng mga talagang nakagamit na ng Rusi brand. Kagaya ko na nakagamit na rin nito ay nasukat na rin kung gaano katibay, katipid ang mga motor na nagmumula dito. Nasa pag-aalaga na lang kasi talaga yan. Well, dyan din naman natin mapapatunayan yan sapagkat ngayong taon, ang Rusi ay naglabas na naman nung nakarang buwan ng isang abot kayang dual sport adventure bike na tinatawag na Adventure X150 Fi. Ang motor na ito ay entry ng Rusi para sa kanilang segment na dual sport adventure bike scooter dito sa bansa na pinapangunahan ng Honda ADV at ng iba pang scooter na gaya nito ang kategorya. Well, sa pormahan pa lang talagang makukuha na nito ang kiliti ng karamihan sapagkat mukhang may ibubugad din naman ng isang ito kung titingnan. May malaragid at sporty looking na adventure type na may kaunting premium touch at ilang mga kakaibang aesthetic sa feel. Kabilang ang pagkakaroon nito ng sariling estilo mula sa frontal piece dahil meron itong mga naka-carbon finish garnish cover at dalawang I-shape LED projector type na headlamp. At ang maganda pa rito, maging ang mga turn signal light indicator nito ay mga naka-LED type na rin. Akalain mo yun, sa mga ilaw pa lang nito ay talagang bawing-bawi ka na. Ngunit pagdating naman sa likuran, aagaw din sa attention mo dito ang kakaibang pormahan ng tail lamp na naka-LED type na rin. Ang mga gulong na nakadesenyo na para sa off-road trips na may kasamang spook type alloy wheel mags ay yamas nagmukhang adventure type palalo na klase. Ang side profile kung titingnan ay may natural lang naman na disenyo na kung saan kuhang-kuha ang Honda ADV-like styling. Dahil doon pa rin naman nakabase ang pagiging scooter type na adventure na klase nito. May mga graphic design din ito na nagbibigay kulay dito. Kasama ang ilan pang mga decals ng brand, kakaibang disenyo ng muffler cover, dalawang side step board na bumabalanse palalo sa upright position. Kaya namang kapansin-pansin din ang overall looking design nitong ADV Rusi ay medyo may arte at pagiging elegante kahit papano. Ngunit sa ibang bagay, wala namang masyadong kasasabikan sa totoo lang pagdating naman sa internal specs. Dahil sa mura nitong presyo ay pang-abot kaya lang din ang mga gamit na inilagay sa motor na ito. Tulad na lang ng simpleng pormahan ng naked handlebar na may kasamang LCD type digital instrument meter panel gauge at kahit papano ay detalyado na rin. At marami nang nakalagay na impormasyon at mga notifikasyon dito para sa kumpletong detalye ng pagmamaneho. Meron din itong mataas na adjustable na windscreen protector at ang mga malalapad na pillion seat ay para sa dalawang tao na may kasamang rear grab bar na pwedeng suporta ang angkas o di naman kaya ng mga cargo. Ang motor na ito ay medyo accessible na rin sapagkat nilagyan ito ng fuel tank na nasa harapan lang din ng center spine at naglalaman ng fuel tank capacity na 11 liters ang full tank. Itong Rusi Adventure X150 pagdating naman sa convenient features, sinamahan ito ng mga console packet sa harap na may kasama ng takip at isang USB ready charging system.
kasama ang malaking underseat storage na magkakasya na rin ng full-face helmet mo dito panigurado. Pagdating naman sa chassis and suspensions, medyo matibay ang buong body frame nito o yung bakal na ginamit dito. Kasi may kabigatan itong modelo na tumitimbang ng 148 kg. Ang front suspensions nito ay may kasamang protective boot at naka-telescopic fork suspension. At bagay na bagay lang din dalhin sa mapuputik na lugar. Maging pati kasi sa mga gulong nito ay nakapang off-road ready na, kaya wala ka nang masyadong problemahin pa. At may kabuang sukat na 110x80R14 sa front. At may 2-piston caliper brake pang kasama na may single disc type na front braking system. Habang ang rear suspension naman ay ginamitan ng dual shock absorber na may kasamang coil spring. Minimal lang ang pagkaragid pero maaasahan na rin sa malulubak. Kasama rin nito ang rear wheel tire na may kabuang sukat naman na 130x70R13. Naka-tubeless na nga rin pala ang dalawang gulong nito, kaya sulit na sulit talaga. Meron itong kasamang rear brake na may single piston caliper naman. At may kasamang malaking disc type na nagbibigay dito ng maayos na pagpipreno, lalo na sa mga emergency braking. At dahil kahit papano ay hindi pa rin pinabayaan ng brand na maliitin itong modelo kahit papano sa napakamurang presyo, ay nagkaroon pa rin ng magandang safety features na combination braking system o CBS. Ang CBS ay nakatutulong din para masuportahan ang maayos na paggamit ng braking system sa pamamagitan ng pag-apply ng dalawang brake sa harap at likod sa oras ng mga pagpapahinto at sa mga emergency braking. At pinapagana lamang ng isang brake lever. Agdating naman sa makina, itong Rusia Adventure X150 ay pinapagana ng 149.3 cubic centimeter na displacement capacity. Naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 bulbs at naka fuel injected type na fuel supply system. Isang magandang bagay din sa motor na ito ang pagkakaroon ng cooling system na liquid cool type na kahit papano ay hindi tinipid. Kaya kahit sa long ride mula sa city hanggang sa province, ay siguradong mapapakinabangan mo ito. Meron itong compression ratio na 9.3:1 at bore in stroke size na 57.3x57.9mm. Ang mill nito ay ipinaris sa isang automatic variable transmission type na gumagawa ng maximum output na 14.7 horsepower at 8,000 revolution per minute at may maximum torque na 14 Nm sa kada 6,750 rpm. Ay bilis na nagagawa itong motor na umaabot ng 110 to 115 km per hour. Pagdating naman sa fuel tank, nabanggit natin kanina na may malaking tanki rin ito na kasama na naglalaman ng 11 liters ang full tank. At kumukonsumo naman ng mas matipid na umaabot ng 40 to 45 km per liter. Ang Rusi kahit papano ay may ibubuga na rin kasama ang ilan sa mga katangian nitong motor na siguradong magagamit ng mas maigi sa araw-araw. Meron itong key ignition system na naka-manual pa ang susi at kahit papano ay functional na rin. Kasama ang ilang pang safety features nito gaya ng engine check warning, pass switch, side reflectors at marami pang iba. Pagdating sa kabuang sukat, may haba ito na 192 cm at lapad na 76.3 cm. May taas ito na 119.6 cm at may seating height na 81 cm. Ang ground clearance size nito ay 12 cm at may kabuang bigat na 142 kg. Ang wheelbase size ay nasa 134 cm at nagkakahalaga ang presyo nito ng 110,000 pesos lamang dito sa bansa. At ang isa pang modelo na bago lang din sa merkado ay ang tinatawag namang Motopush Evo 170. May pagka-modern style at aggressive looking ang pamilyar na itsura ng isang ito. Isa sa mga pinapangarap ng karamihang rider, commuter at ilang mga motorcycle lovers sa bansa ang magkaroon ng ganitong klaseng motorsiklo, lalo na nung una itong inilabas sa Philippine market noong 2022. Isa ang Honda Click 160 sa mga kinikilala ng mamamayan bilang isang mapagkakatiwalaang motor sa bansa na may nakakabilib na pormahan, maraming advance na katangian at siguradong maaasahan kung saan saan. Buhat ng ito'y inilabas ay naging kasama na sa listahan ng mga pinagpipiliang motor ng mga mamimili sa bansa. Magpahanggang ngayon, ang modelong ito ay patuloy pa rin namamayagpag sa merkado ng Pilipinas. Kaya naman ang ilang mga brand competitor nito
na nakapaligid at nakatingin sa pag-angat nitong modelo ay gumagawa na rin ng paraan para kahit papano'y makasingit sa pag-uusapan. Gaya na lamang ng isang motor na tatalakayin natin ngayon. Ito ay bago at kalalabas lamang din dito sa merkado ng Pilipinas. Animo'y walang pinagbago kung hindi mo masyadong susuriin. Well, kung tatanungin, isa pa rin naman ito sa magugustuhan mong klase panigurado. Isang motor na naman na makikisabay sa mga nauusong modern style na inilabas na sa bansa. Ito ay tinatawag na Evo 170. Gaya ng Honda Click 160, ang motor na ito ay may napakatalas na edge sa frontal face, dala ng mga fairings garnish nito. Dalawang magkatabing headlamp sa ibaba at naka-high mount na mga turn signal light indicator sa itaas nito. Gaya ng dating unang modelo nito na Evo 150 2021 model na isinunod din naman sa Honda Click 150 ay nakuha pa rin nito ang buong hubog at perpektong pormahan ng mga garnish at fairings na nakapalibot sa buong body ng Honda Click 160 new version ngayon. At hindi lamang yun, maging pati ang ilang mahalagang amenities gaya ng pagiging komportable at convenient nito. Sa pagkakaroon ng napakaraming modernong features ay hindi rin pinalagpas. Meron din itong isang malapad na front footboard gaya ng sa Honda Click 160, mga console pocket sa harap, retractable hook na sabitan, at isang malaking underseat storage compartment base para sa ilang mga gamit na pwede mong ilagay dito. Hindi lamang sa pormahan, mai-enjoy mo ang bawat nilalaman ng mala Honda Click 160 na motorsiklong ito. Kung pagmamasdan kasi, pati ang handling ay kuhang-kuha din, at sa pagitan nito ay makikita naman ang naka-digitalized na ring instrument meter panel gauge nito. Para sa mga impormasyon ng pagpapaandar, medyo naiiba nga lang ng kaunti ang itsura nito sa tinularan, pero okay na rin naman. Sinamaan din ito ng kaparehang malalapad na upuan, dalawang hugis dahon na mga side mirror at isang rear handle grab bar sa likod nito. Ay para ka na rin nakabili ng isang mamahaling motor o Honda Click 160 sa klase nito. Itong Evo 170 kasi mga kaibigan ay mabibili mo sa murang halaga lang. Inilabas ito na may iisang variant na nagkakahalaga ng 88,000 pesos lang. Ang motor na ito sa mga hindi nakakaalam ay mula lang dito sa Philippine market, isang Philippine brand distributor na tinatawag na Motoposh. Marahil lang ilan sa atin ay hindi pa masyadong pamilyar sa brand na ito. Ang karamihan kasi sa mga motor na inilalabas nito sa bansa ay medyo mura lang talaga ang halaga at hindi pa masyadong naikukumpara. Pero sagana naman sa napakaraming pakete, kaya na lamang ng modelong ito na Evo 170. Itong motor din kasi ay nilagyan ng ignition system na dikilis entry at push start button na lang. Meron itong kasamang anti-theft alarm for security para naman sa pangkalahatang mga ilaw nito mula sa harap na may kasamang DRL ay pawang mga naka-LED type na din na klase. Kasama ang tail lamp ay parehong mga naka-LED type na, kaya less maintenance ka na rin dito mga kaibigan. Pagdating naman sa mil, ang scooter na ito ay pinapagana ng 170 cubic centimeter na displacement capacity na may single cylinder, naka 4-stroke single overhead cam at nilagyan na rin ng fuel supply na EFI Bosch type na klase o tinatawag na electronic fuel injected type. Ang cooling system naman itong motor ay naka air-cooled pa na medyo disadvantage pa nito lalo pat naka 170cc na ang makina. Pero bagamat ganun, nilagyan pa rin naman ito ng Euro 4 compliance pagdating sa emission, kaya eco-friendly na rin. At ang fuel tank capacity nitong motor ay naglalaman ng 5.5 liters. Medyo malayo-layo na rin ang mararating mo sa pagkakaroon nito. Ang average fuel consumption na 30 km per liter. At ang mil ng motor na ito ay pinaris naman sa isang transmission type na CVT at gumagawa ng lakas na 7.8 kilowatts sa kada 7,000 rpm. At ang 11.8 Nm sa kada 5,500 rpm naman ay gumagawa ng kabuang bilis, mga kaibigan, na umaabot sa 110 to 115 km per hour. Sa parang iyon,
na ipababatid na rin sa mga mamamayang Pilipino na kahit papano'y masasabi na rin nating kayang makipagsabayan na mga gawang Pinoy sa mga Japanese brand. Dahil bukod sa pagkakaroon nito ng maaasahang makina, sulit na pictures at masusubukan pa lamang na performance. Nilagyan din kasi itong motor ng magagandang klase ng suspension sa front and rear, na naka-telescopic fork sa harap at isang swing arm na may single shock absorber at coil spring naman para sa likuran. Ang bawat gulong nito ay sadyang makakapit na rin. May kabuang sukat naman na 90x80R14 sa front at 100x80R40 naman sa rear. Mas manipis ito kung ikukumpara sa Honda Click 160. Pero pwede mo namang yang i-upgrade sa aftermarket. At sa braking system naman ito, nilagyan ito ng magkaparehas na braking system na makakapit din. Ang front ay naka-disc type habang naka-drum brake type naman ang rear brake. At ang isa pang bahagi ng features nito, nilagyan na nga rin pala ng USB port socket itong motor na makikita sa kanyang console packet na para sa charging system ng mga gadget. Para sa kabuang sukat, ang kabuang haba nito ay nasa 203 cm habang ang lapad naman nito ay nasa 70 cm. May taas itong motor na 125 cm at ang seating height nito ay umaabot ng 77.5 cm na tiyak kung kayang-kayang itayo ng hanggang sa 5'3 ang height. Ang ground clearance nitong motor ay umaabot ng 11.5 cm at nagkakalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 88,000 pesos lamang dito sa bansa. Kaya isang tip lang, kung namamahalan ka talaga sa Honda Click at pinapangarap mong motor yan, pwede mo namang pagtuunan ng pansin itong modelo na Motopush Evo 170, mga kaibigan. Isang Philippine-made brand na kung saan madali na lang hanapan siguro ng piyesa yan. Lalo na kung halos magkatulad lang naman sila ng itsura, capacity at ibang mga features ng Honda Click 160. At gawang Pinoy ito, kaya madali talagang hanap. Kung may mga bagong sasakyan, mapamotorsiklo, four wheels o kahit ano pa man, pag gusto nyong malaman ang bawat nilalaman, specs and features na meron ito, pwede nyong i-comment yan sa ibaba para magawan natin ang review. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Pero bago po tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na in-upload natin dito sa ating channel. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, pwede mong i-comment ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. At paklik na rin ng like button, mga kaibigan.